Sa interview niya, mga kaibigan, sinabi niya doon na ang nakakatawa, mga kaibigan, na sinabi niya doon na magkapareho sila ng galawan ni Kobe Bryant. Idol niya pala si Kobe Bryant, mga kaibigan. At hindi magkalayo ang galawan nilang dalawa. What? Bro, what are you talking about, man? No. Gusto po muna namin malaman, paano ba nagsimula si Rendon Labador? Lalo na sa mundo ng sports, paano ba kayo nahilig sa sports? Actually kasi, idol ko kasi si Kobe Bryant. What? Bro, what are you talking about, man? Siyempre, ang gusto agad ng parents natin, basketball agad. Kasi sabog talaga eh. So lahat ng anak, parang pinapangarap ng mga magulang nila na maging sikat sa basketball na sports. So that time, nung time ko, ang pinakasikat dati si Kobe Bryant. So kaya ako nahilig sa sports dahil sa kanya. Kaya kung mapapansin ninyo guys, kung makikita nyo mabuti, yung mga galaw ko medyo malapit eh. Oh, yun. Kaya yun kasi pre-practice ko, kaya medyo malapit kami ng mga galaw. Wala talagang alam si Rendon sa sports, sa basketball eh. Walang talent talaga eh. Marunong siya konti, pero yung talagang talent mo, yung sports mo talaga, hindi basketball ang sports ni Rendon. Alam niyo ba kung ano? Ang sports niya is hype. Hype and toxicity. So, yun yung ano niya. Masalamat tayo ni Rendon kasi nga marami ang nag-re-upload, marami ang nag-upload, nag-reaction video, marami ang kumita sa kanya, no? Isa na ako doon, no? Kumita ako. So, natawa lang ako, mga kaibigan, sa mga sinasabi niya kagabi sa interview nga, mga kaibigan, na magkapareho sila ng galawan, mga kaibigan, magkapareho sila ng galawan ni Kobe Bryant. Natawa ako, mga kaibigan. Alam niya sa sarili niya na wala talaga siyang ibubuga pagdating dito sa sports, sa basketball. Ngayon, tinanong siya sa nag-interview sa kanya na papalag ba siya sa 10 million. Iwan ko lang kay Rendon, mga kaibigan, kung makakuha siya ng score, mga kaibigan. Kahit itong si Jerwin Gaco, mga kaibigan. Kasi marami nang pumalag talaga, mga kaibigan. Grabe, ang dami nang pumalag. Nag-trending si Rendon sa kanyang pagka-toxicity. Oo, totoo talaga. Magaling talaga sila sa hype pagdating dito sa social media. Kasi social media influencer sila eh. Ang social media influencer, mga kaibigan, magkaiba sa sports. Yan ang totoo talaga. Kaya alam sa sarili ni Rendon ngayon, alam niya sa sarili niya na pagdating sa sports, sa basketball, wala talaga, wala siyang ibubuga. Wala siyang maipakita, wala siyang napatunayan eh. Yung mga legendary natin sa basketball sa PBA, like Mark Pingris. Sino pa? Terence Romeo. Itong si Jerwin Gaco na pumalag sa kanya ngayon, alam natin na hindi ganun kalaki ang oras na kapag maglaro ito. Maliit lang ibinigay na oras maglaro ito kasi nga, sabi niya eh, bangko talaga eh, no? Pero kahit ito, bangko talaga itong si Jerwin Gaco. Ay, hindi pa rin. Hindi pa rin. Iwan ko lang kung magka-score itong si Rendon, mga kaibigan, ni Jerwin Gaco. Dinamay niya pati PBA player kasi nga, alam niya na mag-boom talaga, mag-trending talaga ito, no? Kasi legendary natin 'yan eh, no? Sakuragi ng Pilipinas, sinahamon mo sa basketball. Nag-post itong si Makagago. Alam natin eh na kasabot itong dalawa eh. Nag-post itong si Makagago na tumawag si Mark Pingris sa kanya, no? At nagkausap sila, magandang usapan daw pagdating dito sa business at mukhang may masabi natin na
baka, no? Baka gagawin nila, sasakyan nila itong hype, kikita sila ng pera, di ba? Madali lang yan eh, no? Sasakyan nila itong hype, kahit alam nila na matatalo talaga itong si Rendon, walang pustahan. Pero kikita sa pay-per-view at kikita sa sponsorship. Yan ang ending, no? Yan ang ending. Kasi nga, eh ako, alam ko na wala talaga akong ibubuga. Hindi ako mananalo dito sa kay Jerwin Gaco. Diba? Eh, kahit ni Mark Pingris, no? Sakuragi sa ng Pilipinas, no? Yamunin mo ng basketball. Tapos wala kang napatunayan. So alam ko sa sarili ko na hindi talaga ako mananalo. Eh, bakit ko pa ipupusta ang 10 million ko na alam ko na matatalo lang ako sa laro na ito, di ba? So, it's not only about hype, mga kaibigan, or gusto lang niya makilala sa buong mundo, sa buong Pilipinas, itong si Rendon, but it's all about business, mga kaibigan. Alam natin yan yung business nila, eh, pero yan yung iniisip ko, mga kaibigan, no, na aanin mo man ito na mag-trending ka, no? Pinag-uusapan ka pero sa toxicity na paraan, no? Anong mapatunayan niya sa kanyang anak, no? Ano yung legacy? Sa pagka legacy na iiwan natin sa ating anak, di ba? So yun yung ano eh. Pangit dun eh. So ano masasabi niyo mga kaibigan, no, sa ginawa nga dito kay Rendon, no, Labador, na alam natin na parang naalala ko mga kaibigan nung in-interview siya kagabi, biglang ano eh, no, itong si Rendon Labador biglang natahimik, no, biglang natamimi nung sinabi ng nag-interview sa kanya na ano, papalag ka ba sa 10 million na pustahan? Biglang natamimi si ano, si Rendon, mga kaibigan, biglang natamimi si Rendon, no. Bakit mo pa pag-iisipan kung hamon ka ng hamon? Tinatrustok mo pa at pinagsalitaan ng hindi maganda yung mga kagalang-galang, no, ng mga PBA player natin, no, na nagbigay ng karangalan sa ating bansa, no, Gilas Pilipinas. So sinabi ng ano, nag-interview sa kanya, no, na papalag ka ba sa 10 million, no? Sabi niya pag-iisipan pa niya. Iwan ko talaga itong si Rendon, mga kaibigan. Sipok! 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 Sipok!